Hello mga kapogi! Kung bago ka pa lamang sa channel ko, huwag kalimutan i-click ang subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa bago nating uploads. Salamat mga kapogi! Ang World War II ay hindi na itatanggi na isa sa pinakamalungkot na nangyari sa mga tao. Ngunit, ito ay isa sa nakakamangha at pinag-aaralan na kasaysayan ng mga tao. Ito dapat ang digmaan na wawakas sa digmaan at hindi dapat isipin ng mga tao na kailangan pa nating lumaban o ng isa pang digmaan na hahantong lamang sa maraming pagkawasak. Ito ay nakikita sa mga tao mula 1939 to 1945, ang panahon ng World War II. Ang mga kagamitan na gawa sa panahong iyon ay hinahangad ng mga kolekta ng maraming tao, lalong-lalo na sa mga kagamitang militar na gamit sa World War I and World War II. Kaya naman, nang may isang diver na sumisid sa ilog ng Russia, ay natuklasan ito na isang piraso ng bahagi ng kasaysayan ng mga tao. Isang tangke de gera na pangdigma, ang T-3776 na modelo na nakita sa ilog. Paano nga ba ito naulog o napunta dun sa ilog? Kaya ito nasa ilog dahil ito ay sinubukang itawid sa kabilang banda ng ilog. Ang nasabing tangke ay naihahon gamit ang isang armored vehicle. Ayon sa pagsusuri, ang tangke na digera na ito ay natuklasan na ito ay nag-iisa na lamang sa mundo. Kaya ito ay nakakamangha na matuklasan sa ilalim pa ng ilog. Ano nga ba ang plano ng Russian government sa tangke na ito? Ang plano ng Russian government sa tangkeng ito ay muling buhayin at pagganahin at ito ay i-display lamang sa museo. Paano nga ba ang pagkuha ng tangkeng ito sa ilalim ng ilog? Ang pagkuha ng tangkeng ito ay hindi madali dahil ito ay may bigat na 30 tonelada at ito ay nakabaon sa ilalim ng 23 feet sa ilog. At bago ito iahahon sa ilalim ng ilog, sinigurado muna ito ng mga eksperto na hindi ito naglalaman ng katawan ng sundalo. At kasama nitong na-recover sa malapit na lugar ay mga transportation vehicle at maliliit na sasakyan na ginamit pa noong World War II. Ang ganitong pagtuklas ay talagang nakakamangha at mang makita ang tangke de gera na ito na muling tumakbo sa daan ay napakaganda ang karanasan sa buhay ng mga tao. At kung meron kayong nalalaman na kaganapan na tulad sa kwentong ito, ay comment nyo lamang sa ating comment section. At sana nakapagbahagi ako ng impormasyon at kaalaman na maaaring ngayon nyo lamang nalaman. Maraming salamat sa uulitin natin mga kapogi at maraming salamat sa inyong walang sawang sa pagsuporta. Hanggang sa susunod na artikulo ulit mga kapogi. Bye-bye!